At alamin natin ang update sa lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. So Ariel, may aasahan bang pag-ulan bukas? Henry, magpapatuloy pa bukas ang mga pag-ulan sa Mindanao dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Mainit naman po at maalinsangan sa ibang bahagi ng bansa dahil sa easterlies. Samantala, bukas posibleng may malawak na sirkulasyon sa may silangan ng Mindanao kung saan posibleng mamuo ang isang low pressure area na hindi naman inaasahang magiging bagyo. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas May 11, magiging maulan po sa halos buong Mindanao buong araw. Sa umaga, may malalakas na ulan sa bahagi ng Sulu Archipelago at ilang bahagi po ng Zamboanga Peninsula. Malalakas na ulan sa hapon naman ang mararanasan sa may Bukidnon at ilang parte ng Lanao del Sur at Davao Region. At sa gabi may pag-ulan pang aasahan sa buong Mindanao, kaya kapamilya, manatiling handa sa banta ng pagbaha at landslides. Sa Visayas, may mahihinang ulan po sa Eastern Visayas, Central Visayas at Negros Occidental simula umaga hanggang tanghali. Pagsapit ng hapon, mababawasan ang mga pag-ulan at sa gabi ay tuluyan na pong mga mawawala. Sa Luzon, may mahihinang ulan din sa umaga dito po or sa tanghali sa bahagi ng Ilocos Norte, Abra at Apayao. Mainit naman at maalinsangan pagsapit ng hapon sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. Lalagpas pa ng 40 degrees Celsius ang damang init sa Cabanatuan, Tuguegarao, Dagupan City at Batangas City. Meron ding aasahang malalakas na ulan sa hapon sa Ilocos Norte at Abra. At pagsapit ng gabi, may mahihina pang ulan sa ilang lugar po sa Ilocos, dito sa may Bataan at maging sa may Bicol Region. Dito naman po sa Metro Manila, mababa pa rin ang tsansa ng pag-ulan bukas at mainit po lalo sa dakong hapon. Yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!